Ay, nakadalian nyo! Late na tayo! Kakakaloka kayo! Ay, nagmamadali na eh! Nagsisipagtinda na! Oh, ngayon pa lang tayo mag-aayot! Bilisan ninyo! Bilisan ninyo! Apa? Nag-aahoy yata ang mga hitan! Hoy! Huwag na kayong magmukmok! Hindi na kayo papalayasin ni Marsing! Kumpirmado na! Nasa preso ang anak niyang si Edwin! Ano? Ha? Si Edwin, nakakulong? Aba, oy! Ano sinabi ni Tindeng kay Marsing? Kaya nga nagalit si Marsing. Sinabi na kapag kumpirmado na wala doon si Edwin, palalayasin nila kayo. Yun ang sabi. Kayong dalawa, paano nyo naman nalaman to? Kay Mando, nabanggit niya yun nung makasalubong namin siya. Nabanggit niya yun kasi kasama sa nahuri sa operasyon si Edwin. Eh teka, binanggit din ba ni Mando yung tungkol dun sa sinasabi ni Rigor, yung may tumawag kay Tanggol? Ayun. Ano? Magtititigan na lang kayong dalawa. Magtitinginan na naman kayo. Ano ba? May alam kayo o wala? Meron na banggit pero hindi nakita ang mukha ng salarin. O yun! Yan! O di hindi nagsisinungaling si Rigor. Totoo pala yung sinasabi niya. Kaya siguro nagmamadalikan dalawin sa kulungan si Tanggol. Tess, matagal na namin gustong dalawin si Tanggol bago pa yung operasyon ni Rigor. Eh, ba't hindi niyo sa akin sinabi kagad? Eh, para saan pa? May maitutulong ka ba? Baka ikaw pang unang sumita na wag na naming dalawin ang aking apo. O yan, yan. Kaya tayo nagkakaproblema. Kasi ang dami-dami niyo tinatago sa akin. Hindi niyo sinasabi yung totoo. Ha? Diyos ko, nag-aaway ang mga pamilyang ito. At si Tanggol pa. Bakit andyan ba si Tanggol? Ha? Asan siya? Abay, huwag sa inyo. Kayo legitimate. Mga marites kayo, ano? Kayo nagagalit sa inyo. Ay, kayo, huwag kayo makaalam. Ayusin nyo yan. Nakakaloka kayo, kaya walang bumibili sa atin. Nakashort pa yun. Nakabuti ko. Kaya dumadami bangaw dito. Ayan, ayusin nyo. Ayusin yan.